Magandang buhay mga bata! Maligayang panonood para sa bago nating aralin ngayong araw. Inaanyayahan ang lahat na manood ng tahimik at makinig. Balita ngayon. Ngayon ay Martes, Hunyo 8, 2021. Kahapon ay Lunes. Bukas ay Miyerkules. Ang panahon natin ngayong araw ay maulap. Basahin natin. Pa-ro-pa-ro. Paro-paro. Ga-gam-ba. Gagamba. A Gila, agila. Paniki, paniki. Bulate, bulate. Bubuyog, bubuyog. Pato, pato. Langgam, langgam. Week 1, Day 3, Quarter 4. Mga halaman sa ating paligid. Ano-ano nga ba ang mga halaman sa ating paligid? Alamin natin ngayong araw ang mga halaman na ating makikita sa ating kapaligiran. Pero bago tayo magtungo, napangalanan ang mga halaman na makikita natin sa paligid. Alamin muna natin kung ano nga ba iba't ibang uri ng halaman. Meron tayong tinatawag na puno. Ang puno ay mataas, malaki, at matibay. Ito naman ang bulaklak. Ang mga bulaklak ay iba't iba ang mga kulay. May mababango at meron din hindi walang amoy o hindi ganong mabango. At meron namang mga halaman o dahon o yung mga halaman na hindi lumalaki o hindi nagiging puno. Ulitin natin, ito ay puno, bulaklak, at dahon. Ating kilalanin ang mga pangkaraniwang puno sa ating paligid. Ito ay puno ng nyog o puno ng buko. Ito naman ay puno ng mangga. Puno ng nyog o puno ng buko. At ito ay puno ng mangga. Ito naman ang puno ng saging. Ito naman ang puno ng papaya. At ito naman ang puno ng santol. Kilalanin naman natin ang ating pangapangkaraniwang bulaklak na makita natin sa ating kapaligiran. Kagaya na lamang ng rosas, sunflower, bonggambilya, gumamela, daisy, at santan. Ngayon naman, kilalanin natin ang mga pangkaraniwang halaman na nakita natin sa ating kapaligiran. Kagaya ng halaman ng kamatis, halaman ng mais, halaman ng sili, halaman ng patola, halaman ng talong, at halaman ng kalawansi. Ang mga halaman na sinabi ko ay mga halaman na nagbibigay ng bunga.
Ngayong alam nyo na ang iba't ibang uri ng puno, bulaklak, at halaman. Tayo na magtungo sa ating pagsasanay. Para sa ating pagsasanay, ating suriin, panuto, isulat mo sa inyong drill board ang tamang sagot. O kaya'y ituro mo sa iyong screen ang titik ng tamang sagot. Ang nasa larawan ay puno ng A. Papaya o B. Saging. Tama! Yan ay puno ng papaya. Ang puno na nasa larawan ay puno ng A. Buko o B. Mangga. Mahusay! Ang puno na inyong makikita ay puno ng mangga. Anong bulaklak ang nakikita nyo sa inyong screen? A. Ito ba ay rosas? O B. Sunflower? Magaling! Ang bulaklak sa inyong screen ay sunflower. Ano naman ang tawag sa bulaklak na inyong nakikita? A. Santan o B. Gumamela? Tama! Ang nakikita niyong bulaklak sa inyong screen ay gumamela. Ano ang maibibigay na bunga na halaman na nakikita niyo sa inyong screen? A. Siya ba ay nagbibigay ng kamatis? O B. Sili? Magaling! Ang halaman na inyong nakikita ay nakakapagbigay ng sili. Ano naman ang maibibigay ng halaman na nakikita nyo sa inyong screen? A. Siya ba ay halaman ng talong? O B. Nakakapagbigay ba siya ng mais? Mahusay! Ang halaman na nakikita nyo sa inyong screen ay nakakapagbigay o nakakapagbunga ng talong. Ang gagaling niyong lahat mga bata, nasagutan niyo ng wasto ang ating pagsasanay. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star. Ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa worksheet. Para sa ating unang gawain sa worksheet, sabi dito sa panuto, hanapin natin ang mga puno o halaman ng bawat gulay o prutas na nakalarawan sa ibaba. At isulat natin o i-connect natin sila sa kanilang mga puno, kagaya na lamang ng bilang isa. Ang larawan sa bilang isa ay kamatis, nasaan sa kaliwa o sa kanang bahagi ang puno o halaman ng kamatis. Sa letter A ba? Letter B? Letter C? Letter D? Letter E? Letter F? O letter G? Tama! Nasa letter G. Kaya i-connect natin ang larawan ng kamatis sa titik G. Kayo nang bahalang sumagot sa papaya, patola, buko, santol, saging, at mais. At para naman sa ating pangalawang gawain sa worksheet, sabi dito, magsama-samahin ninyo ang mga puno, bulaklak, at dahon. Gupitin at idikit ninyo sa tama nilang kahon ang mga larawan dito sa ibaba, gaya na lang dito
Ito ay halimbawa ng dahon. Ang maple leaf ay isang dahon. Kaya ididikit natin siya dito sa leaf o sa kahon ng dahon. Kayo nang bahalang sumagot sa iba pa. Bibigyan kayo ni teacher ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain sa worksheet. Ang gagaling niyong lahat mga bata, nasagutan niyo ng buong husay ang ating gawain sa worksheet. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star. Ngayon naman, magtungo na tayo sa gawain natin sa papel. At para naman sa ating gawain sa papel, ating isulat ang salitang gasak, gamot, giba, goma, gubat, gabi, gulaman, gasolina. Mag-practice din kayong magbasa o sanayin mo din basahin ang inyong isinulat na mga salita. Bibigyan kayo ni teacher ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain sa papel. Ang gagaling niyong lahat mga bata, naisulat niyo ng wasto ang inyong gawain sa papel. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 2 rainbow star. At para naman sa ating huling gawain, ating gawin ang ating gawain sa aklat. Para sa gawain ninyo sa aklat, buksan ang inyong aklat sa page 154. Sabi dito, ikabit ninyo ang mga halaman sa pangalan nito. Ang larawan sa bilang isa ay puno ng papaya, kawayan, niyog, mangga, o saging. Tama, yan ay puno ng niyog o buko. Kaya i-connect natin siya sa pangalan ng niyog. Kayo nang bahalang sumagot sa bilang 2, bilang 3, bilang 4, at bilang 5. Magpatulong sa inyong mga magulang kung hindi pa kayo marunong magbasa. Buksan niyo din ang inyong aklat sa page 155. Sabi dito, ikabit natin ang bulaklak sa pangalan nito. Ang bulaklak sa bilang isa ay rosas, gumamela, santan, o sunflower. Tama! Ang bulaklak sa bilang isa ay santan. Kaya i-connect natin siya sa pangalan ng santan. Bibigyan kayo ni teacher ng 5 minuto upang tapusin ang inyong gawain sa aklat. Ang gagaling ng lahat mga bata, nasagutan nyo ng buong husay ang gawain ninyo sa aklat. Kaya dahil dyan, bibigyan ko kayo ng isang rainbow star.